kaya nga isinisigaw mo sa mga simbahan, sa church, sa simbahan, dito simbahan, maririnig mo yan, kinakanta yan eh, sinisigaw sa church dun sa kabila. Pag sinabi ni pastor, praise the Lord, amen, anong sisagot mo? Hallelujah. Hallelujah o hallelujah, anong mambigkas ng gusto mo na ang literal na kahulugan yan, mga kapatid, ng hallelujah ay, O Allah, pinupuri ka namin. Si Allah ang pinupuri mo sa loob ng simbahan, kapatid. Pero pag inalok ka ng si Brother Sulaiman, sumamba tayo kay Allah. No. Excuse me. Diyos lamang yan na mga Muslim. Hindi. Yan ang Diyos natin lahat. Ikaw nga eh. Tinan mo, brother. Oh, tinan mo ha. Mga anak, tinan nyo ha. Pag nagkasala ako, anong sasabihin mo? Allah ka, lagot ka. Ba't mo'y tinuro doon? Kanina mo'y tinuro? Lagot ka kay Allah. Subhanallah. Eto, kaya balik Islam, bumalik ka. Okay, tingnan nyo ha. Si Jesus Christ ay siya ay dakilang propeta. Tingnan nyo, anong sabi niya? Tingnan mo, pakinggan natin ha. Wa'id kala Isa ibn Maryama, ya bani Israel, inni Rasulullah. Sa Tagalog. At sinabi ni Isa na anak ni Maria, O angkan ng Israel, ako'y pinadala sa inyo ni Allah bilang isang propeta. Subhanallah. Kanino? Sa mga Israel. Kaya si Jesus Christ ay para lamang sa mga tupang Israel. Kaya mababasa mo sa Biblia, I did not come. Sabi niya, ano yun? Yung diba yung binigyan ko kanina? Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Diba? I did not come but to the lost sheep of Israel. Hindi ako naparito kundi sa mga nawawalang tupa ng Israel. Mga kapatid, hindi ako nang iinsulto ha. Tayo po ay nag-aaral. Napakahalaga ito dahil ang pinag-uusapan natin ay yung nagpahiram sa yung buhay at buhay ko, yung nagbigay ng libreng oxygen, yung nagbigay sa iyo ng tinitibok mong pag-ibig sa iyong anak at asawa. Pagkatapos sa iba ka nagpapasalamat, kapatid. Isipin mo yan. Kung ako'y binigyan mo ng isang soft drinks yan, isang cake yan, tatlong mabuting gawa na i-offer mo sa akin, at sa iba akong magpapasalamat, ano kaya sasabihin mo sa akin, walang hiya si Brother Omar? Binigyan ko siya ng kakainin niya, sa iba siya nagpasalamat. Bilangin mo nga ng biyaya ng Panginoon nating Allah, kapatid. Wa in tawallaw. Anong sabi niya? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sabi niya, Wa in ta'udhu nikmatillahi la tussuha. Ano sa Tagalog? Sabi ng Allah sa atin, tingnan niyo mga kapatid. Kung bibilangin nyo lamang ang aking pabor sa inyo, ni kailan ay hindi nyo kayang bilangin. Subhanallah. Sige, bilangin mo kapatid, subukan mo. Yung puso mo na tumitibok mula nung naging fetus ka, naging infant ka, hanggang ngayon ay hindi nagpapahinga yan. Parehas na bit yan. Yung pag-ikot ng iyong dugo, yung kidney mo, yung tenga mo, yung isip mo, ang dami yan. Yung magulang na ibinigay sa atin ng tagpaglingkod, yung minamahal mong asawa, hindi mo mabibilang. Nung sumakay si kapatid sa eroplano, tingnan mo nga, ilan ang spare parts ng eroplano para makarating ka sa iyong pupuntahan, na yan ay galing lahat sa tinatawag na mina, na yan ay nilikha ng tagapaglikha natin. Kaya nga totoo na hindi natin kayang bilangin ang kanyang pabor sa atin. Pagkatapos sa iba ka nagpapasalamat, kaya it is a very important itong topic na ito na makilala natin ang tunay na tagapaglikha. Sabi ganya,
Ah, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isa-isa. Siya ay propeta. Tingnan nyo, bilang isang Kristiyano, sa Juan 17:3, anong sabi sa Bible? Bible, brother, in any version, mababasa mo. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-iisang Diyos at si Jesucristo na iyong isinubo. Meron ba bang kailangan na Tagalog na i-translate natin ito para maintindihan natin? Di ba napaka, ano, napakadaling intindihin na merong isang Diyos na nagsugo kay Jesus Christ at si Jesus Christ ay isang dakilang propeta. Siya ay isang dakilang propeta. Kaya kapag ka Muslim ka kapatid, na pag tinalikuran mo ang isa sa 124,000 message, ma-prophets and messengers, ay punta ka sa hellfire. Kinakailangan mahalin mo sila ng pantay-pantay na walang pagkatangi-tangi. Kaya ang mga Muslim ay nikailan ay hindi matatawag yan na anti-Kristo kundi pro-Christ sapagkat sila ang tunay na sumusunod sa Jesus Christ, peace be upon him, na siya ay isang dakilang propeta, na yan ang katotohanan na papel ni Jesus Christ. Mahalin natin si Jesus Christ, mga kapatid, bilang dakilang propeta. Magpasalamat tayo, dumulog tayo sa tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bumalik po tayo. Yan ang message ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.